Simulan na natin. Bumalik kayo, kayong mga tumatalikod na anak, at pagagalinggan ko ang inyong mga pagtalikod. Jeremias Kapitulo 3:22 NIF. Ang terminong pagtalikod ay hindi matatagpuan sa bagong tipan ngunit ginamit sa lumang tipan, lalo na sa aklat ni Jeremias, na may kaugnayan sa mga anak ni Israel. O Panginoon, bagaman ang aming mga kasamaan ay sumasaksi laban sa amin, gawin mo ito alang-alang sa iyong pangalan, sapagkat ang aming mga pagtalikod ay marami, kami ay nagkasala laban sa iyo, Jeremias Kapitulo 14:7 NIF. Ikaw ay tumatalikod kapag ikaw ay nasisiyahan sa iyong mga hindi-biblical na simbahan o pagpupulong o sinagoga sa mga mahirap at mayayaman at hindi pumasa sa pamantayan ng Diyos upang maging kanyang bahay. Ibinibigay ninyo ang inyong mga ikapo at mga alay sa mga kuweba ng mga magnanakaw na hindi nagsasagawa ng Acts 4:32-35 kung saan walang pantay na pamamahagi tulad ng ginawa ng mga Kristiyano noong unang siglo. Kaya nga ang inyong mga pangalan ay nabura na sa aklat ng buhay, ikaw ay nalinlang at tunay na lumalayo sa ebanghelyo ng Diyos, kapag namatay ka diretso ka sa impyerno dahil nilabag mo ang salita ng Diyos ng walang pagsisisi, kaya nahiwalay ka kay Kristo, hindi mo ginagawa ang mga gawa ni Abraham 1:8-39, nilinlang ka ng iyong mga mangangaral at dinala ka nila sa isang lugar na may halong mahihirap at mayayaman na mga tao na sinagoga ng Diablo kung saan mapupulot ka ng mga ubas na tinap, o mga igos ng gawagan. Ang pagtalikod ay nangangahulugan ng pagtalikod sa Panginoon. Ito ay bumababa mula sa isang antas ng espiritual na pagkamit, Apokalipsis 2:5. Ito ay bumabalik sa kasalanan. Ito ang lumalamig na pag-ibig ng isang tao sa Diyos. Ito ay ang pananampalataya ng isang tao na humihina. Inilalagay nito ang kamay sa araro at lumilingon sa likod. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino man, na inilagay ang kanyang kamay sa araro, at lumingon sa likod, ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, Lucas 9:62. Tumatalikod ka kung hindi mo susundin ang anumang iutos ng Panginoong Jesus, nawalan ka ng mga pagkakataon na makasama ang Panginoong Jesucristo magpakailanman sa bahay ng Diyos Ama sa langit at maging maliwanag na parang araw sa kaharian ng Diyos bilang kanyang mga anak, at gayon din ang iyong pinakawalan ang iyong karapatan sa puno ng buhay at upang pumasok sa lungsod ng ginto ang bagong Jerusalem. Ang pagtalikod ay parang asong bumabalik sa kanyang suka. Kung paanong ang aso ay bumabalik sa kanyang sariling suka, gayon ang isang mangmang ay umuulit ng kanyang kamangmangan, Kawikaan Kapitulo 26:11 NIF. Para itong asin na nawawalan ng lasa, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay mawalan ng lasa, paano ito matitimplahan? Kung gayon ay wala nang mabuti kundi ang itapon at hiraukan ng mga tao, Mateo Kapitulo 5:13 NIF, hindi kayo tinuturuan ng inyong mga mangangaral na isuko ang inyong mga ari-arian sa Diyos maging ang inyong mga sarili sapagkat hindi rin nila ginagawa ang mga iyon dahil hindi sila tunay na mananamba at tagapaglingkod sa Diyos, hanggang dito muna.